乐，guys, magandang araw. Welcome back sa akin channel. At sa mga ngayon pa lang, welcome sa akin channel. Yung araw na ito, guys, gagawa ako ng bakod. Ganyan, hanggang doon. Tapos dito sa area na to, sa pinaka-entrada ng aking bahay, hanggang dito yung bakod na aking gagawin. Ganyan. Itong lugar ko, guys, ay court. Kung nakikita nyo yan, basketball court yan. Yan yung resang ring. Yung mga naglalaro ng basketball, yung mga kasama nila dito nagtatambay, nagsisigarilyo pa minsan yung iba, dito nakaupo. Tapos dyan lang kami sa aming table dyan, kumakain minsan, mabaho. Hindi ako nagsisigarilyo. So, hindi magandang amoy, lalong-lalo na sa aking asawa, hindi niya gusto. Start natin dito, butasin natin. Ito ang pinakaunang haligi sa aking gagawin. Yan yung ating mga materyales. Mga kukulambir lang yan, tapos yun, tarima. Itong tarima na to, ito, nabili ko ng tag-gis ang isa. So, 10 piraso, isang balot. So, tag-gis ang isa, 100 ang isang bandel. Parang tinapay, balot. So, yan. Ito, iba ang size nito. Mas mahal to, tag-15 ang isa nito. Ito, maliit lang. Kung nakikita nyo, 4 lang yan or 3. Kung nakikita nyo ito, guys, itong niyog na to na putol, yan na yung gagawin kong haligi dito na site. So hindi na ako maglalagay ng haligi dyan. Dito na lang ang lalagyan ko. Dito na part papuntunin sa dito. So yan, guys, nabutas ko siya, mga 1 feet yan. So ito ang pinakaunang haligi natin. Nahukay daw, sabi ng asawa ko, gi-correct niya ako. Isang sukat ko, 1 feet ang lalim ng butas, tapos 3 feet dapat ang haligi. So 4 feet lahat. Mas madali. Ang tigas nitong kukulamber na to, guys. Matandang, ano siguro to? Matandang niyog. Kaya tigas niya. Yung iba doon, nakikita nyo yung mga medyo pula, yan yung mga bata pa. So madali lang yan i-cut, pero ito tigas. Nalagay na natin ang unang haligi dito, no? So ang gagawin natin ngayon, nilagyan ko yun ng mga bato sa ilalim, tapos nilagyan ko ng lupa, tinabunan. Ang gagawin ko ngayon, sa akin lang naman to, bubusan ko siya ng tubig para sumiksik yung lupa doon sa ilalim. Tingnan natin kung anong mangyari. Ayan, guys, kung nakita nyo kanina, pumasok yung mga tubig pati yung lupa. So, siguro effective yun. Pag tumuyo na yung tubig dyan, natuyo na, medyo titibay na to siya compare doon sa hindi mo ginawa yun. So ito, mga hollow blocks na to, guys, ay tatanggalin natin kasi dyan dadaan yung ating bakod. So nakaharang yan. Gagamitin ko din yan siya pag matapos tong ating bakod. Gagawa ko ng garden dyan. Siyang, itong mga hollow blocks na to ang gagawin kong pangharang sa lupa. Ayan, guys, dalawang haligi pa lang nalalagay natin. Yan muna sa araw na ito kasi pakinahanap na ako ng amo ko. Online job ang trabaho. So guys, tuloy natin ang ating bakod, no? Plano ko, dito ang pinaka-corner na haligi ko. Dito banda. Ayan. Try ako na palakulin siya. Kanina ito gamit, natanggal siya. So siguro kaya natin itong palakulin lang.
or bara ba o anong gamitin natin. Sa tingin ko guys, hanggang dyan na lang ang ating mauhukay. Kasi meron dyang nakikita niya to banda dito. Ayan o, guma yan. Nakalatag siyang paganon. So hindi na siya mauhukay. So hanggang dyan lang siguro ang butas natin. Matibay na yan. Kaya na yan. Kung nakikita nyo guys, yan mga kaho yan. Buti na lang hindi na siya matigas. Kaya na siyang tanggalin. Amoy tae pa dito guys. Hayop talaga tong mga aso pusa dito. Talagang mga hayop. So guys, kung nakikita nyo yung alignment, almost perfect na siya. Pero sa akin, okay na yan. Kahit hindi siya masyadong straight, pero konti lang naman. Pwedeng i-move konti, pero okay na yan siya. Nilalagyan namin lagi ng bato bago namin buhusan ng lupa. Guys, lipat siguro tayo doon sa kabila. Doon tayo magbutas. Kasi kung nakikita niyo to, napakalaking ugat. Tapos meron pang bato dito. Ayan, hindi ko alam kung gaano kalaking bato yan. Ayan. So guys, mababaw lang talaga ang hukay natin. Ilagyan lang natin ang kahoy dito pa ganyan para hawak sa kanya. Siguro dalawa. Hindi siya masyadong matibay, medyo mababa lang siya. Pero lalagyan natin 'to ng kahoy dito. Hahawak sa kanya dito at saka dito sa baba din siguro para hindi 'to maalog-alog. Nakikita nyo guys, align na 'yan sila. Kahit hindi perfect, pero tingin ko okay na 'yan na pagka-align. Guys, kailangan kong putulin 'tong kahoy na 'to. Puno ng mangga na namatay bago tayo magbakot. Mahirap na siyang putulin pag may bakod na tayo dito na nakalagay. Tapos. So guys, malaki-laki to. Niram ko sa kapitbahay. So guys, diyan ako nagputol. Dito pala, wala na pala. Inaanay na pala, pwede na palang itulak lang. Matutumba na siya. Hay nako, napagod lang ako. Ito lang muna gamitin natin dito guys.